at magpasalamat sa ating Panginoon. I-declare natin ang kanyang kabutihan at pagpapala sa ating mga buhay. We worship you, God. Pagkakataon na ang aming mga puso, ang aming mga kalakasan, Panginoon, ay nanghihina. Pero Ikaw ang aming kalakasan. At Ikaw ang sagot, Panginoon, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng problema na pwede naming kinakaharap, Panginoon. At alam namin, walang imposible sa Inyo, na lahat ng bagay kaya Niyong gawin, Panginoon. Kaya Niyong pag-alingin, kaya Niyong i-restore, Lord. Naniniwala kami, Lord, sa kapangyarihan Mo. Naniniwala kami, Lord, sa Iyo. Kaya patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Thank You, Lord. Thank you.
Jesus. We praise you, God. Lord, naniniwala at nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. At ikaw ang may hawak ng aming mga buhay. Ikaw ang nakakaalam kung anong nararapat para sa aming mga buhay, Lord. Kaya pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. At patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pangalan. Dahil hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Lagi kang nandyan para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat. Panginoon, tinataas din namin sa inyo ang gawain namin ito sa umagang ito. Lord, i-bless niyo po kami ng inyong mga salita. At i-bless mo rin yung taong gagamitin mo na magsasalita ng inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Lord, open our hearts and our minds at mangusap ka sa bawat isa sa amin. We entrust to you everything, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating ika-apat, kung tama po ako, ika-apat na live streaming Sunday service natin. At patuloy pa rin po tayo magkakaroon ng mga live streaming sa darating na mga araw para po sa celebration natin ng ating Holy Week. At muli po, mga paalala lang po sa ating live streaming Sunday celebration ay ihanda po natin ating mga sarili, ang ating Bible, ballpen at notebook sa pakikinig na mensahe ng ating Panginoon. At huwag po nating hayaan na magkaroon tayo ng mga distractions sa umaga pong ito. Kaya ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig na mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin na ating Pastor June Baguan. Magandang umaga po, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay nasa ating kani-kaniyang tahanan dahil sa mga sitwasyon sa ating kapaligiran. Pero alam po natin na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng kaparaanan upang tayo pong kanyang mga anak ay patuloy pa rin makapakinig ng kanyang mga salita. At sa umaga pong ito, tayo po ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pakinig ng kanyang mga salita. At patuloy po nating alalahanin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Pag-usapan po natin ngayong umaga, relying on the promises of God. Pero bago po iyon, tayo po muna yumuko at manalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon ngayong umaga. Aming Ama sa Langit, tunay nga na patuloy namin kinikilala ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong magagawa sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na anuman yung nangyayari sa aming kapaligiran, ay tunay nga na meron po kayong gagawing mga plano, meron kayong gagawing mga pagbabago, pero alam po namin sa tulong at biyaya po ninyo, ibibigay niyo pa rin sa amin yung kayusan, yung kagalingan, yung kapayapaan. Pinakakatiwala namin sa inyo, Panginoon, yung karamdaman na lumalaganap sa buong mundo, yung COVID-19. Dinadalangin namin na sa inyo pong kamay, ibigay po ninyo, ipagkaloob po ninyo yung kagalingan. Gayun din naman yung pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy namin panghawakan yung mga salita po ninyo na sa kabila ng mga pangyayari sa aming paligid, maintindihan namin, maunawaan namin na meron kang plano sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, bigyan niyo po ninyo kami ng karunungan na maintindihan namin ang inyong mga salita sa paraang nais po ninyo. Ang papuri, ang pagdakila, pagluwalhati ay sa inyo namin ibinabalik. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Ating po pag-usapan ngayong umaga, ang title po ng ating pagbubulay-bulayan na sermon ngayong umaga, Relying on the Promises of God. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, God keep His promises. Kilala po natin ang mga tao sa Biblia na kung saan sila ay nagtiwala sa Diyos at tinupad ng Diyos ang mga pangako sa kanila. Isa na po diyan ang buhay ni Abraham. Ano po? Pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging ama
ng mga bansa at ng kanyang mga lahi o lipi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na tinupad po ng Diyos ang pangakong ito. At para mas maintindihan natin, paano pa tayo magre-rely sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay o mga promises ni Lord sa ating mga buhay, buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrew chapter 6, verse 16 hanggang 18. Sa Hebreo 6, 16 hanggang 18, hayaan niyo pong basahin ko po ito sa mabuting balita Biblia. Ang sabi po diyan ay ganito po. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito, natatapos na ang usapan. Ngayon din naman, pinatibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ng Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanyang ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Tunay nga po ng mga kapatid na tayo po mga niligtas ng ating Panginoon ay meron ng katiyakan sa mga pangakong ibinibigay niya. At siguro ito po yung panahon para mas lalo nating intindihin, pagbulay-bulayan, unawain ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Kasi nandito tayo ngayon, sa atin lang tayong kani-kaniyang mga tahanan, di ba? Kasama natin yung ating mga pamilya. Siguro ito yung tamang time para intindihin natin unawain ang pangako ng Diyos. So, muli nating balikan, sariwain sa ating mga kaisipan ang mga pangako ng Diyos. Meron po akong apat na ibabahagi sa inyo ng mga pangako ng Diyos na magpapaunawa sa atin na ang Diyos ay lagi nating kasama anuman yung nangyayari o anuman yung sitwasyon natin sa ating kapaligiran. Number one, that the Father is always with you and will never forsake you. Buksan po natin ating Bible sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang sabi po din ay ganito, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Ang sabi nga po doon, do not be afraid or discouraged. Alam niyo po mga kapatid, ano, sa panahon natin ngayon, meron tayong pandemic na kinakaharap. Diba? Makikita natin sa Facebook, malalaman natin sa mga balita, sa ating mga kapitbahay, na may mga taong nagpapanik. Alam, may mga taong natatakot para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Diba? Pero hindi po yun maalis sa atin kasi natural po ang takot sa tao. Pero ang sabi ng Biblia, sabi po ng Diyos, huwag kayong matakot o huwag kayong mabalisa sapagkat ang Diyos ay nauna na sa atin. Sabi nga doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord will personally go ahead of you. Ibig sabihin mga kapatid pala ganito, na anuman yung problema ang kinakaharap mo ngayon, nauna na ang Diyos. Naandun na ang Diyos. May katugunan na ang Diyos. At siguro yung mga pagkakataong ito, sinusubukan ng Diyos yung ating mga pananampalataya. Gaano ba tayo kalalim sa pananampalataya at paniniwala sa Kanya? Tayo ba talaga ay naniniwala na ililigtas tayo ng Diyos? Diba? Kasi itong mga panahon na ito, diba yung mga tao nagpapanik, panic buying, diba? Marami mga ganong pangyayari. Pero tandaan natin po mga kapatid, ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Ang Diyos ay hindi pababayaan ang iyong pamilya. Ang Diyos ay hindi pababayaan ang kanyang mga anak. At bilang mga anak ng Diyos, amin pong alalahanin, mag-rely tayo sa pangakong ito ng ating Diyos na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sapagkat nauna na siya. Ano po, naandoon na siya. Ibig sabihin, meron na siyang handang tugon, meron na siyang plano sa atin na kahit hindi maganda yung nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun humihina ang pangako ng Diyos. Ano po, hindi ibig sabihin na may kaguluhan, di ba, may karamdaman sa paligid, hindi ibig sabihin nun humihina o nawawalang bisa ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, hindi po nawawalang bisa ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay.
dapat po natin alalahanin lagi. Ano po? That the Father is always with us and will never forsake us. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Alalahanin po natin yan. Lagi. Ano po? Ayan po yung unang pangako. Pangalawa, pangako na dapat nating sandigan sa mga ganitong panahon, that the God will provide for your daily needs. Ulitin ko po, that God will provide for your daily needs. Ito po mga kapatid, ano po, nagkakaroon ng, kagaya na sinabi ko kanina, panic buying. Ano po, nagkakaubos ng mga stock. Ngayon po, nasa atin lang po tayong kani-kaniyang mga tahanan, di ba? Hindi tayo nagtatrabaho, wala tayong inaasahan, di ba? Ngayon yan, wala na ng halaga yung ating mga ano no, yung mga ating mga profesyon kasi natin lang tayo sa ating mga tahanan o na, hindi tayo makalabas. Di ba kahit yung makipag-usap man lang sa ating mga kapitbahay, hindi natin magawa sapagkat meron nga po tayong iniiwasang karamdaman. Pero tandaan po natin mga kapatid, ano po, hindi pa rin tayo iiwanan ng Diyos kahit anuman yung nangyayari sa ating mga buhay. Kasi lalo po, ngayon po ang panahon na ito, inaalala ng mga magulang, ano ba yung papakain ko sa aking mga anak? Ano ba yung ibibigay ko sa kanila? Ano ba yung pagsasaluhan namin sa mga susunod na araw? Paano kung tumagal pa yung lockdown na ito, yung quarantine na ito, enhanced community quarantine na ito? Paano pa kami sa araw ng bukas? Alam niyo po, nag-aalala tayo sa ating mga kakainin, sa ating mga gagamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero may pangako po ang Diyos doon sa mga bagay na yon. Ano po, buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 31 hanggang 33. Sabi nga po doon, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father knows all your needs. But seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Tandaan po natin mga kapatid, kagaya nga na sinabi ko kanina, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mapanik, sapagkat ang Diyos ay meron ng nakahandang tulong at tugon sa ating mga pangangailangan. Lord, ano ba yung kakainin? Diba? Lord, ano ba yung dadamitin ko? Pero sabi nga din sa Matthew chapter 6, yung ibon nga, yung mga maya, diba? Hindi naman sila nagtatrabaho, pero meron silang nakain. Yung mga bulaklak sa para, hindi naman sila nagahabi ng magagandang damit. Diba? Pero araw-araw binibihisan sila ng Diyos. Ganon din po tayo. Minsan natatakot tayo sa mga bagay na kung ano yung meron tayo na nawawala sa atin. Pagkain, natatakot tayo dyan. Ano kaya kakainin ko, diba? Pero tandaan na po natin mga kapatid, sa mga ganitong panahon, sitwasyon ng ating buhay, lalabas ang ating totoong pananampalataya sa Diyos. Ano po? Tandaan po natin, itong mga bagay nito, yung pagkain, diba? Yung damit, pasamantala lang po yung mga bagay na iyan. Sandali lang po yung mga bagay na iyan. Pero ang pinakamahalaga po sa atin sa mga oras na ito, yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Gano'n po ba tayo kalalim sa Panginoon? Diba? Patuloy ba tayo nag-aaral ng kanyang mga salita? O nung nagsimulang mag-quarantine, nag-lockdown na rin yung ating mga Bible. Hindi na rin natin mabuksan yung ating mga Bible. Ano po mga kapatid? Kasi ito po yung palatandaan na hindi tayo naniniwala sa Diyos kung tayo po ay nababalisa sa mga pangangailangan natin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Diba? Nagugulat na lang tayo. Oo, may dala ng plastic ng bigas o noodles, dinata, si Kapitana o diba sa inyo, kakatok sa inyo o diba? Napakabuti ng Diyos. Diba? Yung time na ito na ikaw ay nakakapakinig ng mensaheng ito, mabuti ang Diyos sa iyo. Ano po? Ibinibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Kasi may mga taong, diba? Wala talaga. Diba? O, wala talaga silang makapitan sa mga oras na ito. Pero sa'yo, napakabuti ng Diyos. Sa pamilya mo, napakabuti ng Diyos. Diba? Ito yung panahon para mag-reflect, oh, ang ganda pala ng pangako ng Diyos sa aking buhay. Ano po? Kasi ako, meron akong kinakain. Diba? Meron akong tinitirhan. Meron akong nasusuot na damit. Diba? Ito po mga bagay na ito.
ay napakagandang alalahanin sa ating mga buhay. Pangalawa pa lamang po yan sa mga pangako ng Diyos na ating dapat sandigan sa mga oras na ito, no? Sa mga oras na mayroong ganitong pangyayari. Pangatlo, that God will comfort you in times of distress. Minsan natatakot tayo mga kapatid. Natatakot tayo sa ating mga sa mga mangyayari sa ating paligid. Natatakot tayo. Meron tayong pagkabalisa, meron tayong minsan dumating sa punto na nade-depress tayo. Ano po? Kasi kagaya ngayon, hindi mo magawa yung gusto mo. Hindi mo man lang ma-practice yung profession mo. Ano po? Pero tandaan po natin mga kapatid, may pangako po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. At bawat pagkakataon po na iyan, na antoon ng Diyos. Ano po? Tumingin ka lang sa paligid mo, sa tahanan mo, lumingalinga ka lang diyan. Tingnan mo, di ba? Yung pamilya mo, magkakasama kayo ngayon, kumpleto kayo ngayon. Di ba? Sapat na yun para magpasalamat sa Diyos, kabutihan niya. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng comfort sa panahon na mayroong kaguluhan o distress. Sabi niya ng 1 Corinthians chapter 1 verse 3, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Ayan po yung panalangin ko po para sa ating lahat. Na sa mga oras po na ito, meron tayong kapayapaan. Na sa mga oras po na ito, na meron tayong kapanatagan. Check nga po natin yung ating mga sarili. Check po natin yung ating mga buhay. Tingnan po natin, ano ba yung mga tumatakbo sa isip mo ngayon? Maaaring natatakot ka kasi hindi mo alam yung mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam kung gaano pa katagal yung gagawing enhanced community quarantine. Hindi natin alam. O kung ikaw man ay nag-aaral, paano yung mga school works mo? Halimbawa, paano ko gagawin yun? Diba? Kung ikaw ay isang magulang, diba? Ano yung ipapakain ko sa aking mga anak? Ito po mga katanungang ito ay nakakadagdag lamang sa ating mga alalahanin. Hindi po ibig sabihin na huwag tayong mag-alala. Pero ang sinasabi ko po mga kapatid na sa kabila ng ating pag-alala, alalahanin din naman po natin ang Diyos ang tutulong sa atin. Diba? Kung ikaw ay natatakot, mayroong salita ng Diyos na malaan para diyan. Kaya nga, ngayon, wala tayong ginagawa, hindi natin magawa yung ating mga nakasanayang gawin. Ito yung time para mag-aral ng kanyang mga salita. Diba? Mas mahabang oras ang ibibigay natin sa ating mga sarili, mas maraming oras na magagawa natin mag-aral ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, maintindihan natin mga kapatid na ang Diyos ay kasama natin lagi. Ano po? Ang Diyos ang tutulong sa atin lagi. Sa kabila ng problema, sa kabila ng pangyayari sa ating paligid, makita natin na ang Diyos ay nandoon pa rin. Ano po? Na ang Diyos ay kasama pa rin natin. Kahit nandoon lamang tayo sa loob ng ating tahanan, makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi walang nagkakasakit sa atin. Diba? Walang may karamdaman sa atin. Mabuti na ang Diyos nun. Meron tayong kinakain? O meron tayong sinusuot ng mga damit? Mabuti na ang Diyos kasi meron kang mga bagay na yun. Tandaan natin na ang Diyos ay tutulong pa rin sa atin sa kabila ng mga problema. Hindi po nagbago o humina ang pangako ng Diyos dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Tandaan po natin yan mga kapatid. Hindi ibig sabihin may hindi magandang nangyayari sa ating paligid, humihina ang pangako ng Diyos. Hindi po yun ganun mga kapatid. Ang inaasahan po ng Diyos sa atin na kanyang mga anak, na habang dumarating tayo sa mga ganitong sitwasyon na ating mga buhay, ay lalo tayong kumakapit sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ito yung pagkakataon natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Ito na yun. Kasi ito na yun. Nasa atin ang lahat ng pagkakataon, nasa atin ang lahat ng time para lumalim tayo sa ating pananampalataya. Nang sa ganun, di ba, masumpungan ng Diyos na kahit may mga ganitong pangyayari sa ating buhay, ay nakikilala at naaalala pa rin natin siya. Ayun po yung pangatlo, that God will comfort you in times of distress. Ano po? Sana po yung ang Diyos ay magbigay sa inyo ng kapayapaan. Yung inyong puso po magkaroon ng kapanatagan, ng kaayusan.
Ano po, okay po kayo mabalisa, tandaan po natin ang Diyos ay laging kasama natin. Ano po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin yan, hindi po tayo iiwan ng Diyos, lalo na sa mga panahon ito. Pang-apat po at panghuli, when we pray, God will give you peace. Kapayapaan po ang ibibigay ng Diyos sa tuwing tayo po ay nananalangin. Kaya nga po, ito rin yung pagkakataon na hindi lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kundi mas lalong lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ano po, ano po ipapanalangin natin? Yung ating mga sarili, syempre. Tayo yung mga nababalisa, tayo natatakot. Normal po yun, pero maganda po, ilapit natin sa panalangin yung ating mga kabigasaan. Sa ganun, ang Diyos ang tutulong at magbibigay ng kaayusan sa ating mga pananaw, sa ating mga buhay. Sabi nga po ng Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Sa Philippos 4, 6 hanggang 7. Sabi po diyan, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Mga kapatid, patuloy po yung sinasabi ko sa inyo na huwag tayong mabalisa. Sabi nga nun ng talatang ating binasa, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Ano man yung kabalisaan natin, may pangako po ang Diyos na ating pangahawakan. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Imbis na, ang dapat natin gawin mga kapatid, ay patuloy na manalangin sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid, na ang Diyos ay kasama natin sa panalangin. Ano po? Pag tayo po ay nananalangin, nakikipag-usap po tayo sa Diyos. At anuman, hilingin natin sa Panginoon, sabi ng kanyang mga salita, dahil malinis ang ating puso, ipagkakaloob niya. Sabi nga, tayo po ay patuloy na magpasalamat. Thank Him for all He has done. Ano man yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa iyong buhay, ipagpasalamat po natin. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin. At ginagamit lamang yung ating mga panalangin para maging blessing ito sa atin at sa ating mga pamilya. Mga kapatid, sa panalangin, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ano po? Iniingatan ng Diyos yung ating puso, yung ating kaisipan pag tayo ay nananalangin at kipag-usap sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, kung meron man tayong habit na madedevelop sa mga pagkakataong ito na tayo po ay nasa enhanced community quarantine, yun po yung pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ano po, ito po yung pagkakataon talaga na makipag-usap tayo sa Diyos. Huwag po nating sayangin ang isang araw na hindi po tayo nakakapanalangin sa Diyos. Ano po yung ipapanalangin natin? Yung ating mga sarili, yung ating pamilya, di ba? Yung ating pamahalaan, sama natin sa panalangin natin yan. Yung ating community na ating kinabibilangan, yung mga frontliners na yan, isama natin po sa panalangin. Sapagkat sila po yung ginagamit ng Diyos para yung karamdaman o yung COVID-19 na yun ay hindi makarating sa atin. Ano po, alam po natin kung gaano kadelikado yung sakit na ito. Pero alam din po natin ang magagawa ng Diyos. Alam din po natin ang kayang gawin ng Diyos. Sabi nga ng Santiago, makapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid. At sino po yun? Tayo po yun na inaring anak ng ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, ipanalangin po natin ano po, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. At ang Diyos, sabi nga, hindi yan nagpapabaya sa kanyang pangako. Ano po? Hindi siya nagpapabaya sa pangako niya. At kung ang pangako niya ay tutuparin sa mga oras na ito, mangyayari po yun. Ano po, mangyayari po yun. Kaya nga po, bilang mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, patuloy po tayong mag-rely sa salita ng Diyos o sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Relying on the promises of God. Muli po, balikan po natin yung number one. Sabi po dun ay, that the Father is always with you and will never forsake you. Tandaan po natin, hindi tayo iiwan,
ni pababayaan man ng Diyos anuman yung nangyayari sa ating kapaligiran. Pangalawa, that God will provide for your daily needs. Huwag po tayong matakot. Ano po? Imbes, manampalataya po tayo sa Diyos. Ano po? Sabi nga dun sa Matthew 6:33, seek the kingdom of God and above all else, and live righteously and He will give you everything you need. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Basta pagharian muna tayo ng Diyos. Hanapin muna natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ganun, ang lahat ng ating pangangailangan, ipagkakalag niya. Tanda po natin mga kapatid, alam na ng Diyos ang kailangan mo bago mo pa ibuka ang iyong bibig sa panalangin. Ano po? Bago mo pa ibuka ang iyong bibig sa panalangin, alam na ng Diyos ang kailangan. Kung natatakot ka, bibigyan ka ng lakas. Kung nangihina ka, palalakasin ka ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pangatlo, that God will comfort you in times of distress. Ano po? Kaya nga kung mayroon mong pagkakataon na tayo po ay nanghihina, nawawala ng pag-asa, mga kapatid, ang Diyos ay kasama po natin. Hindi ibig sabihin hindi tayo magkakasama sa church, ay hindi na natin kasama ang Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Ano po? Nga bawat isa, sabi nga ng salita ng Diyos, dalawa at tatlong nagkakatipon ng dahil sa pangalan ng Diyos, naroon siya sa kalagitnaan. Sa pamilya mo, naandoon ka. Dalawa, tatlo kayo na naniniwala sa Panginoon, naandoon ang Diyos. Kaya nga, kung ano man ang hiligin mo, dahil na kahit nasa tahanan mo ikaw, ipagkakalob ng Diyos ang iyong dalangin. Kasi naandoon ang Diyos. Ano pa mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating nangyayari sa ating kapaligiran. Pangapat, when we pray, God will give us peace. Kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos. Kapayapaan hindi lang sa ating pangsariling kapayapaan, kundi kapayapaan ang ibibigay niya sa ating pamilya, sa ating community. At darating ang panahon, di ba po, matatapos din itong lockdown na ito, itong quarantine na, enhanced community quarantine na ito. Matatapos din po yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nawa, masumpungan natin ang ating mga sarili na lumalim yung pananalig at pananampalataya sa Diyos sa muli nating pagbubulay-bulay ng kanyang mga pangako. Na hindi dahil mayroong mga pangyayaring hindi maganda sa ating kapaligiran, matatakot na rin tayong maniwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi po dapat ganun. Ano po? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, atin pong panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa po tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, ito yung pagkakataon na tayo po ay nasa lockdown. Tayo po ay nasa ating mga tahanan, hindi tayo makalabas. Ito na yung time para sharean ng salita ng Diyos ang mga kasama mo sa bahay. Diba? Maaring yung kasama mo, katabi mo sa pagtulog, ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Ito yung time. Nasa iyo na lahat ng time ibibigay ng Diyos. Kasi hindi naman yan makakalabas, hindi naman yan makakaalis. Ito na yung pagkakataon mo, kapatid, na sharean ng salita ng Diyos ang mga kasama mo sa iyong tahanan. Bahagingan mo sila ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, sila man, maintindihan nila na may pangako ang Diyos sa buhay nila. O diba, hindi natin sinasarili yung pangako ng Diyos. Share natin yan sa iba. Ibahagi natin yan sa iba. Kaya nga, diba, may pangako din ng Diyos na kung sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Tayo po yun nakaranas ng kaligtasan, huwag po natin ipagdamot. Ibahagi po natin ang kaligtasan sa iba. I-share po natin ang kaligtasang ipinapangako sa atin ng Diyos. At diba, ang daming pangako ng Diyos. Napakasarap pag-aralan, napakasarap alalahanin, pagbulay-bulayan itong mga pangako ng Diyos. Sapagkat ito po yung nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa ating mga buhay pananampalataya. Muli po, nagpapasalamat po ako sapagkat kahit ganito po yung ating means ng communication, nakapag-aral po tayo ng kanyang mga salita. At tunay nga, napatuloy nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, na kahit nasa atin tayo mga kani-kaniyang tahanan, maintindihan natin, nakasama natin lagi ang Diyos,
Iingatan tayo ng Diyos. Meron tayong kukover tayo ng blood ni Jesus. Yung ating pamilya, hindi yan pababayaan ng Diyos. At sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon na sa mga oras na ito, tayo po ay magpapasalamat sa kabutihan niya. Na po, magpapasalamat sa kayang gawin ng Diyos o magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyo pong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sapagkat muli ninyong ipinaunawa sa amin ang kabutihan ng pag-alala namin sa inyo pong mga pangako. Meron po kayong mga pangako sa amin na sa kabila, Panginoon, ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, pwede po namin panghawakan ang kininyong mga pangako ninyo po nito. Sa ganun, patuloy kami lumago sa pananampalataya, lumago sa pananalig sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na kami po ay matakot, mabalisa, magpanik, hindi, patuloy niyo po kami bigyan ng lakas, pag-asa, at kaayusan, Panginoon, kapayapaan. Patuloy po namin hinihiling sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya. Patuloy po ninyong igawad. Dalangin namin, Panginoon, ano man yung aming kabalisaan, ano man yung aming maaring nagiging dahilan ng aming kalungkutan sa mga oras na ito, sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus, gumawa ka ng kaparaanan. At patuloy po namin tinadalangin sa inyo yung aming mga frontliners. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus, ay patuloy po ninyo silang padalhan ng lakas ng loob. Patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, samahan sa kanilang mga trabaho, gabayan, Panginoon. Hindi lang sila, kundi ang kanilang buong mga sambahayan. Ganyan din, Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan na masunod lagi ang direktiba, Panginoon, ng aming pamahalaan. Patuloy kayo yung nanguna sa amin, sumama sa amin. Patuloy niyo po masumpungan ang bawat isa na nagtatapat at sumusunod sa inyo pong mga salita. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan na patuloy po ninyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sa umaga pong ito, sa aming pagsamba, sa inyo na pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, muli po tayong manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw pong ito na kami po ay patuloy na nakagaganap ng aming pong pagsamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala at patuloy na pag-iingat na walang sawa mong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Na sa kabila po, Panginoon, ng mga nangyayaring ito na krisis sa aming pong mundo, partikular sa aming pong bansa at sa lugar na aming pong kinabibilangan, ay nadarama po namin, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala at pag-iingat. At salamat po, Panginoon, sa kalayaang ito na kami ay makapanambahan po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga teknolohiya na aming po nagagamit upang ikaw, Panginoon, ay sama-sama po naming masamba at mabigyan, Panginoon, ng luwalhati. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad na patuloy na kami po, Panginoon, ay may kalayaang ikaw, Panginoon, ay masamba. At sa umaga pong ito, Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy nagbibigay po sa amin ng pag-asa at inspirasyon upang manatili po kaming mamuhay na mayroon pong pag-asa sa kabila po ng mga krisis na ito na amin pong nararanasan. At dahil po dyan, Panginoon, tanggapin mo ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa iyo. Maging sa mga kapatid po namin, Panginoon, na sa kasalukuyan ay nanonood at nakikisa sa gawain ng pagsamba sa iyo. Ang aming pong panalangin ay pagpapala at pag-iingat ang isang patuloy mong igawad sa bawat sa pusa kanila. At sa araw pong ito ng aming pong pagsamba, nawa, Panginoon, ipatanggap niyo sa bawat sa pusa amin ang iyong pagpapalang basbas. Sa magitan po, Panginoon, ang pagtataas ng kamay ng iyong lingkod sa pangalang banal po lamang ng aming mga anak, si Kristo Jesus. Ngayon, tagapin natin lahat ang walang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang pakikipisan, nagkaaliwan ng kanyang banal espiritu sa ating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli, mga kapatid, bago po tayo magwakas sa gawain pong ito, ay
Meron po lamang akong ilang mga pahayag na magandang ating pong pakinggan upang ang darating na week na ito ay ating pong patuloy na mapaglingkuran sa magitan ng mga gawain po natin. Sapagkat kung ating pong matatandaan, ito pong week na ito ay Holy Week, no? At simula po sa araw pong ito na ginaganap po natin ang gawain ito ay ginugunita na po natin yung pong Holy Week. Kaya po, meron po tayong inaasahang mga gawain na ating pong aabangan na patuloy po nating masasaksihan sa ating pong mga online streaming. Sa susunod pong Webes, patuloy po yung ating pong gawain, pero sa pagkakataon pong ito, ito po ay celebration po natin ng Holy Thursday. At ang ating pong gawain ay sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. At ito po ay sa April 9, no? Ating pong isa-celebrate ang Holy Thursday. At kasunod po noon, sa Friday, yung pong Holy Friday, April 10, ay meron din po tayong gawain sa bandang hapon. Sa ganap na ikalawa ng hapon, no? Ating pong isa-celebrate yung pong seven last word ng Panginoon. At matamang po natin itong panuorin para po magkaroon po tayo ng ninilay-nilay sa ating pong mga sarili doon sa hirap at pasakit ng ating Panginoong Hesukristo, no? Sa kanyang kamatayan. At gayon din, susundan po ito ng ating pong gawain sa Resurrection Sunday. Pero hindi na po ito sa ganap na ikalima na ating pong nakagisnan dati. Ito po ay gaganapin po natin sa ganap na ikasyam ng umaga sa April 12, Resurrection Sunday. Sama-sama po tayong gumanap ng gawain, ng selebrasyon ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon dahil sa pag-aalala po natin sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po, lahat ng ito muli ay ating pong pinaanyaya sa bawat isa upang tayo po ay gumanap ng gawain bilang celebration po natin ng Holy Week. Muli, ulitin ko po, Holy Thursday, April 9, 7:30 p.m. Holy Friday, April 10, 2 p.m. At sa Resurrection Sunday, sa susunod pong linggo ito, sa April 12, 9 a.m. Inaasahan ko po ang inyong pagdalo sa gawain pong ito sa magitan ng ating pong online streaming na matatagpuan po natin sa Facebook at gayon din sa YouTube. Inaasahan po natin ang pakikisa ng bawat isa at sa gitong paraan ay mabibigyan po natin ng luwalhati ang Panginoon. Muli, pag-iingat ang siyang inaasahan po natin igagawad sa atin ng Panginoon. Maligayang araw po ng pagsamba para po sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon. Muli po tayo magpuri sa ating Panginoon. Damhin natin ang Kanyang presensya at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Spirit, touch your people, teach us the ways of God. As we live as Jesus did, you are honored and lifted up. This is
rin ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli sa ating Thursday service sa ganap na 7:30 ng gabi. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.